Oh, ito ah. Ang balita dito sa Quezon City, nagsalita ka agad dito nung ipatupad na itong MECQ. Pero itong lokong ito, mga kaibigan, nakapagtataka, binura niya kaagad yung kanyang post sa Facebook, sa social media. Nag-post siya sa social media na sabi niya, mula bukas, shoot to kill na ang lalabag sa MECQ. Ang sabi nitong si Rani Ludovica, siya ang City Task Force Disiplina ng Quezon City. Madalit sabi, ito'y bata ni Belmonte, no? Ni Babalina, ano pangalan nun? Joy. Oh, mga kaibigan, tinatakot niya yung mga pinagbabantaan, yung mga lalabag daw, mga posibleng lalabag. Mula bukas, sabi ko, shoot to kill na ang lalabag sa MECQ. Oh. Itong si Ludovica, dati pala ho itong konsihal ng Quezon City. At yung kanyang announcement, ipinost niya kaninang alas 3 ng hapon. Ha? At tinanggal niya naman bandang alas 6 ng hapon nung marami na nakabasa at kumalat na po. Kahit naman tanggalin niya, na-capture na yun eh. Diba? Ano tawag mo ron? Na-screenshot na yun eh. Mga kaibigan eh. Oh. Kaya pala malupit ang mga kwan dyan, ano? Yung mga enforcer ng Quezon City, yung mga local enforcers nila. Pagka nagpapatupad, ilan yung nabugbog dyan sa Quezon City? Dyan din napatay yung kwan eh. Yung marine eh. Diba? Quezon City rin eh. Mga kaibigan eh. Si Ludovica, ang head ng Task Force Disiplina Quezon City na isang civilian force. That is supposed to be force multipliers of both social workers and police personnel. Mga kaibigan. Nung April, ito rin task force na ito, ito yung sinasabi natin, na nakahuli po, nakuna ng camera, binubugbog nila yung pinagmalupitan nila yung face vendor, nagtitinda ng isda na hindi nakapagsuot ng face mask. Ha? Ang lupit ng ano, ng mga gusto nilang maging parusa sa mababaw na paglabag, mga kaibigan. Sipin mo, babarili na raw yung pong mga violators. Sana wag siyang maunahan ngayon, ano? Kasi masama yung ganyan eh, yung nagbabanta ka eh kung may magalit. Diba? O, malalaman mo ba kung sino gagawa nun eh, marami kang pinagbantaan dun eh. Diba? Basta lahat ng lalabag eh. Pero siyempre, ang dating nun sa tao, magagalit sa'yo. Diba? Sino ka ba? Ha? Sino kang diktador ka? Diba? Oh. At saka ngayong MECQ mahigpit, hindi makakabuti yan sa ekonomiya, di ba? Pero wala tayong magagawa. Sabi nga natin nung una pa lang, wala na eh. Wala naman na tayong ekonomiya eh. Kung tinuloy-tuloy nga lang ito at hindi ho agad niluwagan, siguro mangungunti eh. Hindi ba? Kasi nung mahigpit, tumataas naman pero konti-konti lang eh. Hindi ba? Konti-konti eh. Ngayon, hinigpitan na naman. Yun din ang magiging epekto sa ekonomiya. Napagod lang yung mga nabuksang negosyo. Di ba? Napagod lang sila, nagastusan lang sila na hindi naman nila nabawi yung kanilang hinalugi sa kanila. At pangalawa,
Paano yung mga hanggang ngayon, di pa nakakabayad ng kuryente? E di patong-patong na yan, di ba? Wala namang naitutulong ang gobyerno. Yung sinasabi nila na yung energy regulatory, inutosan ng Meralco na mag-refund, wala namang nire-refund yung Meralco eh. At saka pinagmamatigasan nila. Ibig sabihin na magre-refund, doon sa nakabayad, di ba? Sa mahal na kuryenteng, wala naman nagre-reading. Hanggang ngayon, wala naman kami nakikita nagre-reading eh. Ano kami? Walang kapitbahay. Wala kami nakikita rito, magkakapitbahay, dito sa neighborhood, na nagre-reading sa, galing sa Meralco. Wala ho. Pero patuloy sila sa pagpapadala ng mga, ng billing nila. Oh. At saka, mga kaibigan, hindi ho nila, ibig sabihin kung merong refund, yung hindi pa nakapagbayad, babaguhin mo na dapat yung kanilang billing, hindi ba? Tatanggalin mo na kung ano yung ipinatong mo ron. Tinay mystery nila yung Mayo eh. Mga kaibigan eh. Yung pinakamalupit na singil dyan, yung Mayo. Binigwasan lahat ng consumer, mga kaibigan. So, yun po, walang naitutulong ang gobyerno natin. Di ba? Yun lamang protection nga lang, wala na nga yung direktamenteng ayuda eh. Wala na nga yun eh. Yun na lamang pag-aabuso ng Meralco. Hindi pa nga tayo matulungan eh. Mga kaibigan, sa tubig, ganun din eh. Anong sasabihin ninyong galit kayo sa oligarch? Kaya nyo lang kinagagalitan yan, eh sapagkat meron kayong gustong pagbigyan. Halimbawa, ito na naman. Yung tungkol dun sa kwan, yung sa Globe, at saka dun sa Smart. Hindi ba may pinatawag na isa, o nakipagkita o pinatawag yun? Siyempre, pinatawag yung presidente yata ng isang telecommunications company ng Globe, mga kaibigan. Pagkatapos sinabi, ayusin nyo anya yung inyong serbisyo. Sabi raw ni Presidente Duterte, pagka hindi, yan leg mo, isasabit ko rin sa kwan, yung ano yung tawag doon, yung cell site, sa poste ng Meralco yata o ng cell site, mga kaibigan. Alam nyo, sinagot siya nung kwan eh, nung presidente ng Globe eh. Ha? Sinabi sa kanya hindi nyo magagawa yan. Bakit? Wala naman o kaming ano eh. Wala kaming poste o cell site eh. Ha? Kasi, napakabagal kumilos ng inyong mga agency ng gobyerno. O, di napahiya siya. O, pagkatapos ngayon sinasabi nitong DILG, ito rin DILG, siya naman ang ibig sabihin, local government, yung mga LGUs ang tinutukoy dito. Kaya yung local DILG ang nagsabi na ngayon daw yung mga application para sa mga cell site nitong mga telecommunications company matatapos na nila hanggang isang buwan lang na paglakad doon sa mga application. Mga kaibigan, nakita na ninyo. Ayan, no? Ito pala yung balita. Ha? Binweltahan siya ng presidente. Oh. Tatlong araw pagkatapos niyang ipahayag binantaan itong mga telecommunications company, na pag hindi nila na-improve yung kanilang serbisyo, ipasasara sila, mga kaibigan. Ha? Ayun, umattend itong presidente ng Globe sa
Malacañang, ha, mga kaibigan, sa isang consultation meeting ng gobyerno para sa pandemic o pagtugon sa pandemic. Pero dito nasabi nitong presidente ng Globe, mga kaibigan, ang pinaka unang dahilan kung bakit masama daw ang serbisyo ng Globe dahil sa kakulangan ng cell sites. Mga kaibigan, which is a direct result dahil daw ito, sanhiraw ito ng red tape, ha, na dinadanas ng mga telecommunications company na kailangan pang humingi ng building permit. Yan. Eh, kwarta kasi yan eh. Diba? Alam naman ninyo yung mga local government. Natatandaan ko tuloy si Isko Moreno eh. Eh, nung araw, si Isko Moreno eh. Gusto niya, siya lang magkapera eh. Mga kaibigan eh. Nung vice mayor yan. Gusto niya, magkapera sila. Kasama yung mga konsihal niya. Bakit? Anong ginawa nila? Bay, nagpasa yan ng ordinansa. Ha? Na yung mga yung smart communications, yung kumpanyang smart ay binibigyan niya ng ng exemption sa pagbabayad ng buwis sa Maynila. Oh, doon nagumpisa magalit si Mayor Lim eh. Oh, isipin mo, pinwera yung smart, gumawa sila ng batas sa Maynila para hindi pagbayarin ng buwis ang smart. Alam ba ninyo ba't nagalit si Mayor Lim? Eh, laki pala ng binabayad nun sa tax. Taon-taon eh, nakapagbabayad yun ng mahigit 100 milyon. Mga kaibigan, tapos tatanggalin mo yun. Eh, paano mo tatakbo yung serbisyo ng Maynila kung babawasan mo yung kita ng Maynila? Eh, siyempre, kung ikaw yung kumpanya ng smart, eh matutuwa ka, di ba? Oh, liliit ang ano mo, ang gastos mo. Siguro, napag-usapan eh, kaysa ibayad mo riyan, gagawa na lang kaming ordinansa, libre ka na, bigyan mo lang kami ng hindi ganyang kalaki. Mas maliit dyan, pwede na sa amin. Di ba? Eh, tinan ninyo mga manipulasyon. Oh, ngayon, eto, ha? Nagbiro daw. Ito, puro biro eh. Sinasabi, puro biro. Nagbiro daw si Presidente Duterte na bibigtihin itong si Ku. Ang apelyido ng Presidente Ku eh. Buti na lang, hindi Pal. Diba? Baka middle name niya itong Ku. Apelyido niya, Pal. Bibigtihin daw niya ito sa isang cell site ng tower ng Globe Telecom. Kapag hindi na improve ang serbisyo by the end of this year, eh sumagot daw yung ko, ang sabi raw, Mayor, you cannot do that because there is no tower. The local governments are all fucking it up. That's why. So, where will you hang me? Oh, saan mo ako bibitayin? Eh, wala naman cell site, wala naman tower. Oh. On a coconut tree sa puno ng ano, ng buk, ng nyug. Oh. Ang sabi raw eh, you're right, Ernst. Oh. Ano, sinagot siya eh. Napahiya siya. Mga kaibigan, di niya alam na yung mga tao niya o yung mga pinagbabantaan niyang kesyo ididimanda, mga kurap, ha? Mga kaibigan, eh yung pala ang dahilan kung bakit
wala sila, wala pala silang ano, tower eh. Siguro binabakalan. 'Di ba? Siyempre mga local officials niya papayag ba 'yan nang walang gaila? Ha? O humihingi ng katumbas na halaga na gusto nila, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, mas maganda yung tayo nasa bahay na lang. TEC na lang natin. Yung ekonomiya na sinasabi nila, katulad dyan si Villar, di ba? Kinatatakot nila ekonomiya. Paano? Negosyante sila eh. Yun ang masama sa mga nasa gobyerno pagka negosyante. Yun ang isa pang masama. Ito mga ito, dapat maging leksyon lahat sa atin ito na natututunan ng bawat mamamayan. Ito'y dapat tumatatak sa isip natin eh, na hindi natin dapat makakalimutan. Nakita ninyo, pinaghahalo ngayon, hindi maintindihan ni Villar kung paano niya paghahaloin yung kanyang pwesto. Anong nangyayari, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang public official, ha, para sa interest niya sa negosyo. Sipin mo, kahit dumami ang mga magkasakit dito, mga kaibigan eh, okay lang sa kanila. Ha? At ang sisi, eh parang sinisisi pa nila yung mga health workers, hindi ginagawa ang trabaho. Mga kaibigan, nakita ninyo? Oh. Eh, ganyan po. At saka, si Villar eh, lumalabas lang naman yung ugali niya sa bahay nila. Ganyan sila eh. Ganyan siya eh. Diba? Ayun sabi nga ng mga kwan eh, nakakakilala dyan eh. Eh, ganyan talaga yan. Pati sa mga kasambahay niya, kung manghamak yan eh, mga pinalalamon ko lang kayuhan niya. Mga ganyan eh. Oh. Mga palamunin lang kayo. Ito sabi nung ano, gaano kadali bang, ito sabi niya, emergency ho ito eh. Maglilip na sana tayo this week. Gaano kadali bang kumuha ng audience with the president? Yun. Di tama ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo makadiretso. Di ba? Baka magsabi kayo ng totoo eh. Pag nakaharap nyo eh. Makakainisan ka rin yan pag nagsabi ka ng totoo. Diba? Tingnan mo yung kay Duque, mga kaibigan. Oh, dinipensa pa si Duque. Kasi siguro iniisip nila, eh ayaw na ng mga workers kay Duque. Ba't hindi ayaw yan? Wala namang ginagawa yan. Diba? Pondo lang ang inaatupag niyan. Eh dapat yan, gawin yung kahero sa Malacanang. Cashier. Mahilig sa pera eh. Mga kaibigan eh. Ganun lang ba yun? Sabi nitong Dr. Dance. Pag sinabi namin may audience kagad, may isang buwang kaming may schedule, eh di anong nangyari nun pag ganun? Yun na nga naman. Emergency case ito eh. Isa kanila eh. Di ba? Sila na nga lang yung inaasa. Wala pa silang direct communication. At bakit sila didiretso? Siyempre, alam nila, pag pinadaan mo rito sa IATF na ito, mga ito, Danny R. Rondon, kilala niyo ba yan? Ba eh, director yan, news director nung araw yan sa kuan, channel RPN, channel 9, ha? News Watch. O, tatandaan ko pa eh. Eh, kapatid dyan ni former delegate Ernie Rondon. At nakikinig din po sa atin si kwan, si veteran broadcaster Joey Collantes ng Radio Veritas. Oh, mga kaibigan.
Thank you very much. Magkakasama ho kami nung araw sa DCME. Ha? Joey Collantes, Al Mendez, yan. Oh, Kauding Bartolome. Sino pa? Marami pang iba eh. Cintia Pineda, Dante de Guzman, Cintia Pineda sa Tunduyan, mga kaibigan. Christopher Mandia, Juni Flores at Nanette, ano yun? Pago. Rogelio Alfonso, Sierra, Charlie de Guzman, Noel Ponce, Manny Loyola, Renato, Rambo, Abinido. Ba eh, matagal kong kasama yan. Nung araw, nagre-report yan eh, sa programa natin nung araw eh. Pero, asindero na yan. Sa Las Vegas. Ba, doon kayo talo, kayo asindero dito. Eto asindero doon sa Las Vegas. Baka kala ninyo, mga kaibigan. Sa California, yung malapit sa Las Vegas na parte ng California. Lintik po ang dinidevelop na farm, ano niyan? Farm dyan. Oh, kaya pagka natapos yan, sana makarating tayo ng Las Vegas sa inauguration para tayong magkakat ng ribbon. Sipin mo. Ah, pupunta tayo Las Vegas, magkakat tayo ng ribbon. Ah, inauguration ng farm ni ano? Ni Rambo, mga kaibigan. Si Jess Parala, Tabalok ng Laguna. Oh, Gerard Bugarin. At dito, ako huihingi ng paumanin ha, sa mga hindi na natin mababanggit. Yung ano, yung tropang Lapid Fire, Arlene Monbarias ng Amsterdam. Si Rosita DC. Sa Italy naman, andyan si Buenos Dias, Joel Diaz, Carolina Luge. Oh, si sa Japan si Jorge Beichong. Si Ella Samson Albiar na nag-birthday nung Sabado. Ha? Belated happy birthday ulit ha. Ella, si Andres Bonifacio ng Michigan, si June de Valencia, singer actor, June Gases sa Guam. Yan po original vocalist ng dating Abracadabra banda. Si Walden Kihan Berry ng Guam. Ayan. Nasa Guam yan si June Gases, mga kaibigan. Si Kamaita Basilio nasa UK. Si Kwan, si Kaani Plormata Saludes at Kaenyang Mina. Meron pa ba? Ha? Ano? Hindi, mabagal ba o wala na? Meron. Wala na yung mga babatiin eh. Si Marlon Pexon ng Chicago ay, ayun, narinig niya yung Kwan, Pacundo Farms. Don Pacundo Farms. Ako nga raw magkakat. Ayoko niyang cut na yan, mga kaibigan. Iba na lang nga Rambo ha, ang ikat mo sa akin. Hindi ako mahilig sa ganyan eh, mga kwan, mga guest speaker, di ba? Mga ganun. Ayoko niyan. Si Rudy Santos, original member ng Horoscope, nasa, ano yan, California. Si Che Santera. Ade Santera. Si Bal Luga. Hermes Lindsay. Si Marvin Victoria. Zaku Ador. O Zitaku Ador Russell. Dati na raw siya. Oh, si Oldies But Goodies, isang magaling na singer musician, no? Si Warlita America Commander.
Ba, commander pala ito, delikado tayo. Si Jennifer Obar Sangoyo. Oh, naglagi raw siya, nagsishare. Alam nyo, minsan tinatamad na ako mag-broadcast, sa totoo lang eh. Ha? Hindi tayo dumadami. Alam nyo, isang maitutulong ninyo, yung ano, yung i-boost yung Facebook natin, di ba? O kaya yung ating nanonood kayo sa YouTube, di ba? O yung isa dun eh, i-boost nyo dun sa kwan, sa, paano ba yun? Ha? Maibubos yung kwan, paano? Saan ba yun? Sa Facebook lang o sa YouTube? Yung sa YouTube, pwede yun, di ba? O sa page, meron tayong Facebook page eh. Di ba? O. Pero ano, magre-record na lang muna ako bukas. Si Honey Liwanag. Mga kaibigan. At para sa mga sumasabotay sa atin, ito lang ang aking masasabi ko lang ho, ay ito. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yun ang masasabi ko lang, mga kaibigan, ha. Isa pa nga, ano, para dun sa mga tumatarantado sa atin sa Facebook, oh. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tawa na naman yung mga membro ni, ano, ni Kuyukot. Mga kaibigan, binabati natin, ha? Alexander Jigs Fernandez, si Alexandra Samantha Grace Casey Fernandez, Maria Gracia Raquelita, ayan, si Jennifer Obar, nabanggit na natin, Daniel Bartolo, oh, si Muzon, ano ito? H-Tag eh. Hindi ko alam basahin yun eh. Si, nabanggit na natin kanina ito. Roger Rubio. Si Boy Tapang. Yan ang kailangan natin ngayon sa mga Pilipino, Tapang. Diba? Wala na eh. Mga kaibigan eh. Akala nila, ito may nagsasabi. Bato kayo, tapang nyo. Saan? Sabi ko. Hindi, sa radyo, ang tapang ho ninyo. Alin yung sinasabi ko, yung matapang. Oo, sabi. E sabi ko, alam mo, yung pagsasabi ba ng totoo? Katapangan ba yun? E sabi niya, oo eh. Eh, palibasa siguro, marami na hindi nagsasabi ng totoo ngayon. Di ba? Kaya akala nila, pag nagsabi ka ng totoo, matapang ka. Eh, mali yun. Yun yung pagsasabi ng totoo, walang katapangan doon. Ano yun? Yung pagsasabi ng totoo, yan eh tungkulin ng bawat nila lang. Maging sa mata ng Diyos, di ba? Sa mata ng Panginoon Diyos. Tungkulin mo yan. Kasi pag nagsinungaling ka, bawal yun eh. Di ba? So no, tungkulin mo. Magsabi ka ng totoo. Ha? Yun. Kung kinakailangan mo sabihin ng totoo. Eh, minsan eh, yung iba chismoso ginagawa eh. Chismis eh. Di ba? Yung chismis na narinig niya, ipamamalita mo. Yung makakasira doon sa tao. Kahit patotoo yun, hindi mo na dapat sabihin yun. Merong mga bagay na hindi dapat sabihin. Pero pagdating sa mga issue para sa bansa at sa mamamayan, totoo sabihin mo. Huwag ka magsisinungaling. Kaya nga sa Amerika, sa Japan, pag sinungaling ka, tapos na karera mo sa politika, isang beses ka lang magsinungaling. Di ba? Eh dito, araw-araw, nagsisinungaling yung nasa Malacanang eh. Mga kaibigan eh.
Oh, di ba? Siya, lahat na sinabi niya, paltos eh. Natupad ba? Di ba? Ito lang nung una lang, corona. COVID ko, wala yan. Sabi nga, pag uminit dito, wala na yan eh. E paano, malamig-lamig pa noon, January, February, di ba? Oh, sumobra na init ah. Lahat ng sinabi nito, wala nagkatotoo eh, mga kaibigan eh. Oh, si J, si... ano to? Hermes Lindsay, nabanggit ko na yata, no? Jess Parala Tabalok. Oh, si Greg Belus Jr. Martignano Santiago. Jocelyn Dimajiba o Dimahiba. Sunny Moscoso. Kung ako bago mag-live sa YouTube, eh magmi-meeting muna kami kung ano pinakamagandang gawin. Binabati si Jofort Mbate. Ah, binabati natin si Dr. Gian Mbate. Mga frontliner ito, di ba? Ah, nag-duty sa ano yan, BSMMC, Cebu City. Oh, si Chrisiel, si Ryan Valenzuela at Christine De Tagon. Ano to? Si Sunny Moscoso, Joey Lacson at Marilo Lacson of Las Vegas, Nevada. Binabati natin Cesar D. Soriano, Ramon Santos Arciga, Silver Pascual, watching from Switzerland. Presi Pantoja ng New York, di ba? Si Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Ledge Chulbo, Nick Mozo, watching from Toronto, si Julia Marcos, si Susana De Los Santos pala, na ating katropa, nakalimutan kong batiin, si Rolando Andres, si Mirna Guillermo po ng Chicago, at si Roxanne Rankin ng Florida. Sa bayan ko ay isa ang nalig, dito'y wala ang pagtutunwari. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Martin Andanar!